Isinailalim sa hard lockdown ang limang villages sa Parañaque City. Ayon sa lokal na pamahalaan mula sa mga exclusive subdivisions sa lungsod, ang mga bagong kaso ng COVID-19. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Nagmistulang ghost town ang ilang villages sa Barangay San Isidro, Parañaque City matapos sa isailalim sa 3-day hard lockdown simula ngayong araw. Sa Green Heights Village, Matatdo Homes, Krause Village, Nursen Compound at Camellia Homes Trigali ang karamihan sa higit 120 active cases ng barangay. Within 5 days, umabot kami ng 127. So yung last year tayo, bago kami umabot ng 200, is take months. Matagal ho, mahaba. Ngayon ho, ang bilis. Meron po kami nalaman na yung iba po ay merong pagka Sunday may family gathering or meron naman po mga yung mga buffet po. Yung mga Korean. Stay at home muna ang nasa 3,000 pamilyang apektado ng lockdown. At tangi yung mga essential workers at authorized persons outside of residence lang ang pinapayagang makalabas ng bahay. Serious case na kasi to, not like before. So parang kailangan natin isipan yung safety ng ibang tao. Pero ang ginang na ito, nagpumilit makalabas para makapunta ng bangko at supermarket. Wala raw kasi siyang kasama sa bahay. Pag-attend lang ako sa bangko kasi sa guardia kasi may appointment ako sa bangko ngayong umaga. Ma'am, bakit po hindi niyo po yung ginawa kahapon? Ilan taon na po kayo, madam? 63 po. Ano, bakit po hindi po? Kasi alam niyo naman po na may lockdown po tayo. Ay, pero wala akong Facebook. Kahapon ko lang nalaman. Ngayon ang appointment ko sa bangko. Ano po ba gagawin niyo sa bangko ngayon? Yung pera kukunin, tapos pupunta ako sa hypermarket. Bibili yun ako nga po, kasi meron po tayong lockdown. I understand. Kaya yes, nakikiusap sino ako po sa inyo. Niyo? Kalaunan ay pinagbigyan na lang ang matanda na hinatid mismo ng mga taga-barangay. Magsasagawa naman ng disinfection, swab testing at contact tracing habang umiiral ang village hard lockdown na magtatagal hanggang March 26. Tataka kami na hindi na doon sa mga mission area, yung mga congested area, kundi yung mga cases natin ngayon, particular sa amin sa Parañaque, doon sa mga gated subdivision pa. Ito yung mga talagang lumalabas eh, kumakain sa restaurant, tapos may mga household na bisita sila from other household. Kapag nagtanggal sila ng mask, sama-sama sila kumain, so doon na nagkakaroon ng kawan sa household. Pumalo na rin kasi sa higit 100 ang daily average cases sa lungsod kumpara sa 10 to 20 cases lamang noong nakaraang buwan. Higit 11,000 na ang COVID-19 cases ngayon sa Parañaque at napupuno na rin daw ang kanilang mga isolation facilities. Sa ospital ng Parañaque 2, okupado na ang lahat ng 30 COVID-19 beds as of March 23, habang higit 80% occupied na ang ospital ng Parañaque 1. Sa kalapit lang nitong Muntinlupa City naman, umabot na rin sa full capacity ang Asian Hospital. I'm sorry to say that we don't have a lot of space for them because at this point, even the emergency room is full of critical COVID patients. Our ER has become an ICU as well. There are intubated patients there. So it is the last place that you want to be if you have pneumonia or if you have COVID. Nagbabalita mula sa frontline, JC Cosico, News 5. Para sa mga balitang dapat niyong malaman, tumutok lang sa Frontline Pilipinas, alas 6 ng gabi, mula Lunes hanggang Biyernes sa TV5.